Ito, meron ng signage, Toll Plaza, 500 meters. Hindi pa siya open yung on-ramp dito sa Pajardo. Wala pa akong nakita mga sakyan na dumadaan. Ito naman yung NSCR, mga kasikap. Ito yung right-of-way ng NSCR o North-South Commuters Railway Project. Dito tayo ngayon sa Pajardo Street at Loyola naman dun sa unahan. Wala pa. Hindi pa kinakabit yung mga rib type na yero para sa bakot kagaya na ito, no? So dito mga kasikap, sa Paltok Street, rado nila hinarangan ng steel matting. Tapos dyan sa harapan, may nakalagay na MMDA, no? Metropolitan Manila Development Authority. Ayan. Lagay dito, project improvement, maintenance, or drainage system along Paltok Street. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Magandang umaga mga kasikap, welcome po sa panibago na naman nating update ngayong umagang ito. Araw po ng Huwebes, ika-4 ng Abril taong 2024, kapito at kalahati na po ng umaga. Nandito po tayo sa kaba ng Pajardo Street at titingnan natin dito yung on-ramp. Tapos kakanan tayo dyan, titingnan ulit natin yung ginagawa nilang pagbabakod at soil testing ng NSCR o North-South Commuters Railway Project. Tapos dito naman yung off-ramp sa Loyola. So wag na po natin patagalin to. Tara, let's go. So yung nakaraang araw mga kasikap, nakita natin sa kabila na ginagawa nilang soil testing ay naglagay na sila, nag-install na sila ng mga GI pipe. Ito yung pagkakapitan ng mga bakod na gagawin nila dito sa NSCR. Ito muna natin unahin. Ito, meron ng signage, Toll Plaza, 500 meters. Hindi pa siya open yung on-ramp dito sa Pajardo. Wala pa akong nakita mga sakyan dumadaan. Ito naman yung NSCR, mga kasikap. Ito yung right-of-way ng NSCR o North-South Commuters Railway Project. Dito tayo ngayon sa Pajardo Street at Loyola naman dun sa unahan. Wala pa. Hindi pa kinakabit yung mga rib type na yero para sa bakod kagaya na ito, no? Dito yan, nilera patungo dun. Andiyan yung mga workers at wala pang hindi pa kinakabit, no? So hindi na tayo kakanan dun at idiretso. Kita naman na dito na wala pang progress, no? Para sa pagbabakod mismo. Ito pa lang yung mga pagkakapitan, yung mga poste. Ito naman yung kaba ng Algeciras Street mula dito sa on-ramp. Ito po yung status niya, no? Pagkatapos nila magbakod, sabay naman tatanggalin yung mga rilis na yan. Malinis na yung right-of-way dito sa kaba ng Algeciras patungong Gituason Street po yan. At itong mga poste ng Meralco sa kanan, ayan, may mga palatandaan na po yan. Relocate din yan. Tapos yung kabahayan din dito, mayroong mga Vienna Road. Ayan, Vienna Road. Mayroon halos lahat ng kabahayan dito, no? May mga nakasulat na Vienna Road. So, di ko lang alam kung buong bahay ba nila o madidemolish o matatapyasan lang. So, meron sana tayong ma-interview dito, no? Na makakapagpatunay sa atin. So, wala pa. Conrades Street. At ito, siguradong-sigurado ako sa police station na to, na buong police station nila ay talagang wash out yan. Kita nyo naman, nasa gitna, no? At ito yung Algeciras Street.
Wala ka siyang signage, pero batik na yan. Kaya tinan natin. Tanungin. Ito yung NCR patungo dun sa Ramon Magsaysay Boulevard. Tapos dito naman sa kabila yung patungong Spanya. Ito yung Antipolo Street patungo dun. Ayan yung on-ramp sa entry dun sa Ramon Magsaysay Boulevard. Ayan naman yung viaduct ng on-ramp. At diretsuin natin to mga kasikap. Patungo dun sa Ramon Magsaysay Boulevard. Nakaanap po tayo dito sa Di Santiago Street. At nandito na tayo sa Road 10 Street naman. Kakanan po tayo dito. Ito naman yung segment na ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Magsaysay entry po ito dito at yung on-ramp nun kanina dun sa dinaanan natin. May gito aso. So, demolition dito, wala pa update. Di pa siguro napapayaran yung ibang kabayan dyan. So, ang pinaka-problema po talaga dito no, sa road widening sa Altura Market eh, ay yung bayaran. Kasi hindi naman po talaga papayag yung mga kababayan natin dito na basta-basta na lang silang paalisin. Gigibayan yung kanilang mga bahay na hindi pa napapayaran. Kahit siguro naman kayo yung lumagay sa sitwasyon nila. No? Lalo na kung wala ka namang extra dyan o natatagong pera na pwede mong gamitin. Pumupahan ka, atay mo na lang bago bayaran yung bahay mo. Malabo yung ganun. Kaya maganda yung bayad muna bago demolish. Ito na po yung footbridge, tawiran mula dito sa west patungo dun sa east at nandito na tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard westbound. Ito sa kanan yung ay nilalagyan na nila ng ano rebar, so isasarado pala yan dyan. Ayan o. Sasarado pala nila yan dyan. Re-rebar na sila para sa wall. Ito yung Altura Market. So tapos na nilang pinturahan. Hanggang dito pa lang. Inuna nila yung gilid-gilid. Yung disenyo sa gitna. Ayan yung kulay gold. Dito yung mga ano, kahit tirik yung araw na, no? Mainit na. At ito naman yung viaduct ng NX Connector. So nandiyan sila sa may pile cap concrete foundation sa taas. Simento yung nata nila yung slab sa taas. Dito naman sa demolition ng bahay, wala pa rin update. Same pa din. Same pa din yung update dyan. Magsaysay entry. Magsaysay exit. At ito naman yung pile cap concrete foundation. 100 years old na bahay at ito merong nakalagay dito. So dito mga kasikap sa Paltok Street, sarado, sinarado nila, hinarangan ng steel matting. Tapos dyan sa harapan may nakalagay na Metropolitan Manila Development Authority, no? Project Improvement Maintenance of Drainage. Tapos cost of 11,374,284 pesos 39 centavos. Flood control pala to, hindi pala to dito sa NCR. Kasi ito dito mula sa kanto hanggang dun, no, madidemolish yan para sa NCR. So hindi pala sa NCR to, para pala to sa ano, flood control. Nila yung mga forma dyan sa pile cap foundation at lalagyan nila ng skin coating. Ayan, mag-u-turn ulit tayo doon, mabalik tayo sa east at doon tayo mag-end ng ating video. So tara, let's go! At nandito na tayo mga kasikap sa eastbound ng Ramon Magsaysay Boulevard. At ito po yung ganap ngayon dito. Mga workers ng NX Connector ay nandito sa mga pile cap concrete foundation. So dito sila nag
gumagawa ngayon. At yung iba naman nandoon dun sa taas. Dito po tayo sa kaba na eastbound at ito yung patungo sa Santa Mesa Station, rail track ng PNR at kanay ng mga kabayan na madidemolish dito sa kanan. Ayan naman yung mga coping beam patungo doon, so apat na to, no? Ay lima. Ay apat pala, sorry. Apat na mga coping beams na to patungo doon at ang daming mga balance tracks na nandiyan yan. Pag-alayan dito. Na ito po yung po ng NCR to, baka sa closure ng PNR. Ayan naman yung ibang mga workers, so dito sila nagpo-focus, no, sa may wall na ginagawa nila dito sa Center Island. Ito yung mga pile back foundation na dinidiretso nila yung wall, tapos yung iba tinatakpakan nila yung loob ng lupa, kagaya ng ginagawa ng excavator na yon. At yung iba namang mga workers ay natito sa taas, sa pile cap concrete foundation. Yung iba naman nandun sa may ano, pedestrian. Sinarado nila yung pedestrian dyan. Ito, dito na tumatawid yung mga kababayan natin. Pero naman nagkukumand na traffic enforcer dito. So, ingat-ingat lang kasi delikado po, lalo na pag ganito. Pagaya yan. Tatawid na sila dito kasi sinarado po yung pedestrian dyan. Eh. Pinagawa nila, dinidiretso yung wall. Ito po yung ilalim nun. At ito yung viaduct ng LX connector. Ito yung mga catwalk platform. Kulang na ng isa. Ilalim po ito, no? May mga ginamitan nila ng steel box girders. Dalawang span po ito mula dun sa tawid. Enforced concrete slab, dinugtong nila, tapos patungo dito. So dito naman mga super T girders na yung gagamitin. So ayan mga kasikap, yung update natin ngayong umaga araw po ng Huwebes. Ika-4 na po ng April, taong 2024. Ayan, bago nyo po sana lisanin itong video na to, pakilike na lang po sa mga kasikap natin na willing po sumuporta sa akin. Please subscribe. Maraming maraming salamat at magandang umaga. God bless po sa ating lahat.